Swing, and my channel is Green It Up. Guys, may bago naman ako guys, ito klasan na tanin. Hindi na rin ito guys, pero nanonood muna siya guys. So ngayon guys, gusto kong ipakilala at isa sa mga plants ko na very, ano ba siya guys, maaasahan ko talaga, especially ngayong mainit, at saka very useful na tanin. Pero may mga hindi din siyang magandang epekto sa atin, lalo na sa atin mga mata guys. So, yan guys, Charin! Yan guys! Alam niyo ba, is kung ano ito guys? Ito guys ay sa dito sa aming sa Bacolod, tinatawag siya na makapobreng kahoy. Kasi guys, oh, pobre niya. wala siyang mga bulaklak, maliit lang na dahon. Na, tingnan niyo guys. Yan. So, at saka guys, no, tinatawag siya guys na milk bush. Yan. Kasi ang kanya vlog guys na ano guys, na kumbaga duka or ang kanyang tingnan nyo guys, para siyang milk. Yan, oh, tingnan nyo guys, oh. Diba? Parang milk siya guys. That is why tinatawag siya na milk bush. Tinatawag din siya guys ng pencil cactus. Kasi guys, no, parang pencil siya. O, tingnan nyo. Yan, yan. Pencil cactus. Sa medicinal pa nito guys, ang pangalan niya kinuha ko sa medicinal, Philippine medicinal plants name. Yan. So, sa iba guys, no, lalo na sa Manila, tinatawag siya ng balik-balik. Yan. Kasi, oh, grabe guys, oh, kaunting mo lang, oh, bumabari na siya talaga. Yan, yan, oh. Yan, oh, yan. That is why balik-balik. Tinatawag din siya guys ng milk hitch, petroleum plant. Yan, kasi naging petroleum siya. Alamin natin bakit kaya naging petroleum siya. Yan. Sa India, tinatawag siya ng Indian tree sparge. Yan guys. Basta guys, ang grabing daming mga pangalan niya. Pobreng kahoy, pwede siyang solda-solda, abilos, finger tree, pencil tree, pencil cactus, yan, finger euphorbia. Ito guys, ang mga pangalan niya sa medicinal. Philippine medicinal kung na kinakuha. So guys, ano ba ang silbi nito? Diba? Tingnan nyo lamang, wala siyang silbi. Ah, sabi nyo, eh, kung lang yan, pang dekorasyon lang yan. Pero guys, sa akin, grabe ang silbi nito. So, tingnan nyo guys, kasi sa aming mga 3 days na umuulan. So, ang aking guys, mga face mask, tingnan nyo guys, oh. Yan, mga face mask ito guys, hindi pa siya guys na ano ba, natuyok, no? Para bang may amoy pa siya guys, kasi 3 days na ako lang dito sa amin. So, ang ginagawa ko palagi guys, no, syempre mag-aano naman siya eh. So, ang ginagawa ko guys, yan, sa akin na guys, yan, ito ang nagsisilbi sa akin kung anong benepisyo niya. Yan, pero sa akin na guys, oh, grabing benepisyo niya kasi, tingnan nyo guys, yan. Okay, kasi siya ay dito guys sa mainit na parte ng aking terasa, sa aking maliit na garden. So, yan ang ginagawa ko palagi guys, yan. Sa banda, sa mainit siya guys eh, banda, so kailangan, yan, yan ginagawa ko guys palagi guys, yan. Okay, yan. So, very useful ito guys. So, ano pa ba guys ang matutulong guys? Yes guys, ito guys, may mga very useful din siya na mga ginagamit guys, no? So, sa botany guys, ang kanyang guys, no, ang bali-bali or ang pobreng kahoy ay tumutubo siya ng 2 to 5 meters. So ito ya guys, kasi pinuputulan ko lagi, hindi ko gusto guys na magtataas siya guys, kasi ang hirap naman kung ano siya, magtaas siya at saka yung liit lang ng kanyang pot. Yan, so 2 to 5 meters high and then growing to 50 feet kung sa wild siya. So sa akin guys, so maliit lang, siguro ilang feet lang ito. Siguro 2 feet lang or 3 feet. Yes, guys. Kung bahay mo, nandiyan mo gawin, maganda ito, guys. Pero, guys, no, grabe gali, guys, ang benefits nito, guys. Pero may hindi siya magandang benefits din sa atin. Alam nyo, guys, na ang kanyang milk, tingnan nyo, milk juice, yan, ginagamot ito pala, guys, sa may mga wounds or mga sugat, guys. Sugat, yan. At saka ginagamot pala ito, guys, sa, ano, guys, ilagyan mo, guys, ng, ano, ng, coconut oil at saka nito guys. Yan, kung masakit ang tiyan mo, pwede din siya pala guys, no, i-ano mo lang guys, i-haplos mo lang, haplos ng pagmamahal. Yan guys. At saka guys, no, mga gamit din siya pala guys sa mga mosquito larvicidal properties guys, no. Kaya pala guys, mamamatay ang mga insekto nito guys, lalo na ang mga mosquito. Yan guys. So, yan guys ang aking ang kanya pala guys na uses. So guys, in the Philippines guys, no, gusto ko lang kasi nabasa ko ito guys, no, before ko yan vlog or ipakilala, no, nagbas din ako sa mga binabasa ko guys na mga Father de Santa Maria guys. So heated root scraping mixed with coconut oil are applied externally to the stomach to relieve pain. So sabi ko sa inyo guys, ito guys ang kanyang milk at saka ang coconut, ihalo mo siya at saka ilagay mo sa tiyan mo na sumasakit.
So, ma-relieve ang kanyang pain. At saka guys, ginagamit pala ito guys sa mga, ang kanyang stems. Yan, ito. Ginagamit guys sa fractures of bones. Diba guys? Sa mga bali-bali. That is why tinatawag siya na bali-bali kasi ginagamit siya sa mga fractures ng mga bones. At saka guys, no, ang kanyang milk juice, ginagamit siya guys sa warts. So guys, kung sinong mga warts, aking guys na ano ko guys, no, na ano ba, na experience ko guys na may kolonggo ako guys. Ano ba yung sa kolonggo ng chicken, basta ng kolonggo ba guys, kolonggo yan, lagyan ko ito guys. So ay talagang mamamatay talagang kolonggo guys kasi ginagamit ito siya guys ng kolonggo. Roots, ang kanya bla guys na roots. Ito guys, no. Sa base yan, sa binabasa ko yan guys. Yan. Uy, one bala guys, no. Ginagamit pala guys, treatment for STD. So, sa may mga lalaki dyan o sa mga babae na may mga sakit sa sexual, sexually transmitted disease, ginagamit yan. So, ang ginagamit siguro guys, kanyang roots, yan ginagamit. Basta yan lang guys, ginaboiled siya guys, at saka miniinom guys, or something para mag gamot sa mga sexually transmitted disease. Yan guys. So, at itong kanya guys na ano, na ito guys, so, ang kanyang milk guys ay ginagamit no po ng panahon, lalo na guys sa mga katutubo, sa mga mangyan, ginagamit pala siya guys sa antidote for poisoning of snake bite. So yan guys, sometimes guys, di ba delikado yung kagatin natin, di ba kagatin tayo ng snake. So kung doon ka sa bukit kinagat, ay siguro pag punta mo doon, kung hindi ka marunong, punta mo sa ospital, matay ka na kasi syempre ang dalit ba, di ba ang poisonous na ano na mga snake. See, pero guys, ito pala guys ang sekreto guys, ang kanyang ano pala guys, ang kanyang milk ito guys, ginagamit pala guys sa antidote para sa snake bite. So ginaboiled siya guys, nan ginaboiled siya para nga ugas mo guys. Ay grabe, grabe talaga guys, no. Hindi natin alam guys, guys may mga panbala siya guys, no, may mga benefits sa ating katawan. Pero hindi ko yan pa yung experience ha, na kinagat ako ng ano, snake. Wala naman snake dito sa amin. Ang kwa lang yan, wasp ko lang niya yan. At saka yung mga kologo ko yan, guys. At saka guys, no, ang kanyang vlog guys na branch is very tender, diba? Oh, tender siya. Oh, mahumok siya, guys. No? At saka guys, alam niyo na ba guys na ang kanyang mga ito ba, wood niya, ginagamit guys sa pangaparalasize. Especially guys, no, mag childbirth ka na may mga ang hit mo para lang na paralyze ka. So, i-apply mo lang guys sa skin. Yan, ang wood niya. Or i-anon mo ba guys? Ganon-ganon mo guys, so. Yan, ganon-ganon mo. Na, para bang ginaganon-ganon mo. Yan. At saka, at saka guys, no, hindi natin guys, Africa guys, ang kanyang roots, sabi ko guys, no, ginagamit para sa stick bites, sa latex for skin tumors, ulcers, yan, at saka sa mga bacterial infections. So syempre guys, sa ano bala guys, sa Africa, no, dami nila kasi dyan naman lang din sila kumukuha sa mga tanim ng mga kwan, especially sa mga ano ba, sa mga bundok, sa mga yan, wala naman doon gamot na masyado. So sa mga ano na lang, mga plants naman, diba, they are created by God, no, na para sa atin na gawin natin gamot, diba. So hindi, kaya lang hindi natin napansin kasi ang ating pinapansin niya mga syempre ngayong level up na level up na ngayon. So hindi na natin napansin yung mga herbal yan guys. Yan, maganda pala ito guys. Yes, especially sa ating mga wands, mga wards, mga kologo, lahat-lahat. At saka ginagamit ito ng for insect repel. Yan, this, di ba? So kung nakagat ka ng lamok pala guys, ito ang ano mo,
So which kung kagatin tayo ng lamok din, pan lang tayo dito magbali lang dito tayo at saka yung ano ilagay natin sa insect. Yan kasi ano eh. At yan guys, no. Hindi niyo bala guys alam guys na ito isa guys na poison. Ginagamit pala ito guys ng poison para sa fish poison guys, no. Yan, grabe talaga guys ito. Yan. So, basta ang isasakpan ko guys na ginagamit ito use as fish poison guys. Nan, grabe. At saka guys, no, ang hindi pala guys, maganda nito guys, ang ito. Wag na wag mong ilalagay sa mata mo kasi itong cause na mabubulag ka. Yes, it is cause of blindness. Yan guys. So delikado ito guys. Delikado ito talaga guys sa mata. So wag mo. So ilagay mo lang siya guys sa mga sugat mo, sa mga warts, sa mga ano. Yan. So at saka guys, at ang isa pa guys, ginagawa bala ito guys na ano, liquid fuel. Ay, liquid, hindi ya fuel ha, kundi liquid fuels. Yan. Sa gasolina guys, ginagamit pala siya guys ito sa gasolina para ba siyang biodiesel. Yes guys, katulad ng mga jojoba oil, yan. Olive oil, peanut oil, yan. Ginagamit pala siya guys. Yan. Ginagamit siya pala guys for biodiesel guys. Hindi ko pala nilalas guys sa mga kwan guys, sa mga scientist at sa mga chemist dyan. Siguro alam nila guys. Pero sa akin guys, ang nakuha ko dito ya guys, syempre, yan. Isa sa mga importante ko guys ay, yan, ginalagyan ko ng aking mga face mask, bagong laba, or ang ano siya, yan, kasi hindi na ako magamit ng mga, yan, mga kimpit-kimpit dyan, yan. Okay, so guys, at saka sa words ko, so guys, thank you so much guys, no. Hoping na may natutunan kayo guys sa pobreng kawin ito, milk, bash, finger tree, yan. Yan guys, pobreng kahoy, bali-bali lahat guys, no. So hoping na may natutunan kayo guys. So may natanim na ako dito guys at syempre namumuhi din siya kasi yeah. So patubuin ko to guys ng mahaba kasi gagawin kong Christmas tree. Buti ito guys kasi fresh, hindi plastic. So guys, thank you so much for watching my video. This is Greenie Tam. God bless guys. Bye.